Bakit po ba magkakaiba ang hugis ng ginagamit na mga linen sa ating altar? Sapagkat po magkakaiba ang kanilang mga gamit. Ang corporal po na nakita na natin nakaraan ay mas malaki sapagkat marami pong ipinapatong dito. Mayroon pong ipinapatong na kalis, mayroon pong ipinapatong na patena, mayroon pang ipinapatong na ciborio. Yun naman pong purificator ay pahaba ito sapagkat po kung titignan ninyo, ang nililinis po dito ay ang kalis. Kaya po ang krus din naman ito ay nasa gitna para po pag hinawakan ng pare, pag nililinis ay makikita ninyo na nandoon yung krus. Ang purificator po ay ang kahulugan ay panlinis. Yun po ang dahilan kaya magkaiba rin ang ating paglalaba ng mga bagay na ito. At ito'y sinabi na natin, ito muna ay dapat laban sa sakraryum. Mayroon pa po isang bagay tayong dapat gawin. Ang ating pong corporal ay dapat may amirol, subalit ang purificator po'y wala para hindi gumagasgas sa kalis. Ang finger towel naman po ay panghugas ng kamay ngayon. Kaya po makikita ninyo ang krus ay nasa ibaba. Talaga pong maliit nung araw ito kasi po ay finger lamang ang hinuhugasan. Pero ngayon po, usually isang yun ang kamay ng pare, hand washing. Kaya po medyo malaki na ng konti. At makikita po natin sa mga hugis ito kung ano ang kanilang mga gamit. Ito pong mga linen na ito ay mahalaga rin sa pagdiriwang. Kaya po pag sila ay kumbagay sira na, hindi po ito pwedeng gamiting basahan. Ito po'y dapat ay ating sinusunog at ibinabaon dahil po ito'y nagamit sa mga bagay na banal. Huwag po ninyong kalilimutan ang pananampalataya natin kaakit-akit, basta itanong mo lamang kung bakit.